Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, nubadun fis siyam. Natalakay na natin yung panimula kagabi. At yung malaking bahagi nung natalakay natin ay doon sa uri ng mga tao ayon sa kanilang pag-aayuno o kung ano bang pag-aayuno para sa kanila nung hukom. Diba? Aksamun nas fis siyam. Una, wajib ang pag-aayuno para sa Muslim na nasa ustong edad, may matinong pag-iisip, may kakayanan at hindi naglalakbay. Pangalawa, hindi mag-aayuno ang hindi Muslim. Pangatlo, yung bata, pwede nang mag-fasting pero hindi wajib sa kanila. Pangapat, yung baliw, hindi wajib sa kanila ang mag-ayuno o mag-fidya. Gayun din yung kanyang pagiging baliw ay nasa antas ng pagiging ulyanin lang, halimbawa. So wala ring ano sa kanila. Kumbaga yung permanente na yung kanilang pagiging baliw. Pero yung pabago-bago, pabalik-balik yung katinuan at yung pagiging baliw, sa depende, inshallah. Panlima, yung walang kakayanan na mag-ayuno, katulad ng matanda o yung may sakit na hindi nagagaling, hindi na sila mag-aayuno pero magbabayad sila ng fidya sa bawat araw na hindi nila napag-ayunuhan. Fidya, katumbas ng kalahating sa ng pagkain, kung sa timbang ng bigas, isa't kalahating kilo ng bigas sa bawat araw. So kung meron 30 days na fasting, 45 kilos ng bigas ang ibabayad nila. Number 6, ang may sakit na gagaling pa naman, yung may trangkaso, may lagnat, pwede silang hindi mag-ayuno sa araw na may sakit sila. Nang sa gayon hindi lalala yung sakit nila o kaya hindi na maantala ang paggaling nila dahil sa fasting. Pero syempre, pinahintulutan lang dito ng sakit na magiging dahilan na hindi mag-aayuno ang tao, yung sakit na nakaka-apekto sa fasting, magpapahirap sa fasting. Lagnat, trangkaso. Pero kung yung sakit mo, ubo, sipon, hindi yung dahilan. Nakatanggap-tanggap para hindi mag-fasting ang tao. 7, yung buntis at yung nagpapadede ng baby. So meron silang option na hindi mag-ayuno. Lalong-lalo na kung nasa mga huling panahon na ng pagbubuntis, halimbawa. At syempre kung merong payo ng doktor. So, gayon din, babayaran lang nila ang kanilang pag-aayuno sa mga panahon na madali na ito para sa kanila at wala na silang pinapangambahan para sa kanilang kalusugan at kalusugan ng anak nila. Number 8, pwedeng magputol ng pag-aayuno ang napipilitan na magputol ng pag-aayuno dahil kailangan niyang magligtas ng nalulunod o nasa loob ng nasusunog na gusali. Number 9, ang may buwan ng dalaw at may nifas, pagdurugo, pagkatapos ng panganganak, haram sa kanila ang mag-ayuno. Number 10, ang naglalakbay, sunna na siya ay mag-ayuno. Kung hindi siya mag-aayuno, pwede rin, walang problema. Pero syempre, ang tinutukoy dito na naglalakbay, yung lumalampas sa mga hangganan na maituturing na ito ay paglalakbay. Halimbawa, bus driver, truck driver, pwede. O naglalakbay para magtrabaho. Pero yung tao na umiikot-ikot lang sa isang lugar, kahit 80 kilometers mahigit pa yung tinatakbo niya sa isang araw, tricycle driver halimbawa, hindi siya traveler, hindi siya musafir. Ang musafir, yung napupunta talaga ng ibang bayan, ibang lugar. At specifically, yung lumalampas sa hangganan ng 80 kilometers. So ngayon, inshallah, mafteratus siyam. Ang mga nakakawalang bisa ng pag-aayuno o nakakaputol ng pag-aayuno. Mufterat, sa kahulugan na kapag ginawa mo ito, nasisira ang iyong pag-aayuno. At mufterat, sa kahulugan na maaring itong iyong ipang-iftar. So nga, la yuftiru sa'im, idha tanawala shay'an minal mufattirati nasiyan wa jahilan. Hindi raw nasisira ang fasting ng sino mang kumain o uminom. Yung sinasabi dito, tanawala shay'an, ibig sabihin,
lumunok siya ng anuman, maaring pagkain o hindi pagkain. Kung hindi niya ito sinasadya, kumbaga, o nakalimutan niya, o hindi niya alam na nakakasira pala ito ng pag-aayuno. May narinig ako sa lecture ni Sheikh Uthman al-Khamis. Nakakilala daw siya minsan noon. May narinig siyang kwento na meron daw taong disyerto. Hindi niya alam nung taong disyerto na yun na nakakasira pala ng fasting yung pakikipagtalik. Kasi nung ilang mga Ramadan na lumipas, ginagawa talaga nila yun kahit araw ng Ramadan. E ngayon nalaman niya, nagulat siya. O galing ba, nakasira pala yun. So, sa ganong kalagayan, inshallah, yung mga nauna niyang fasting na nakipagtalik siya, inshallah, mapauumanhinan yun ni Allah. Kasi genuinely, kumbaga, totoo naman na hindi niya alam. Okay? Pero nga, palagi kong sinasabi ngayon, sa panahon natin ngayon sa banal, halos wala ng dahilan para maging mangmang ang tao. Kasi laganap yung pag-aaral, laganap yung kaalaman, may social media, may mga masjid na nagtuturo, may Islamic Center. Kaya nga si Rashid Binsan, yung sinasabi niya tungkol sa yung panata niya na fasting, hindi niya alam na pag sinira pala yun, merong kafaratul yamin. Paano kung hindi niya raw alam yung hukum? Isagot ko sa kanya, ba't di mo inalam? Diba? Nandun ka sa lugar na merong nagtuturo, merong pwedeng tanungin, tapos hindi mo pa rin inalam, hindi ka pwedeng maituturing na jahil sa hukum. Hindi pwede. Kasi andyan yung kaalaman. Yung badu, yung taong disyerto, nakatira yun sa malayong-malayong disyerto. Baka walang kapitbahay pa yun doon sa tinitirahan niya. May kapitbahay man yun, kambing, camel. So yun maaring jahil. Pero ngayon, sabahan na lalo na sa lugar ng mga Muslim, katulad nito, hindi pwede gano. Hindi may mapapangitwiranan ng tao na jahil siya sa isang hukom kasi pwede naman magtanong. So yun nga, ang anumang bagay ay magiging magkakaroon ng wizir o pananagutan ng tao rito sa tatlong bagay. Al-ilmu, wad-dikru, wal-kasb. Yung ilm, kaalaman, dikir, pagkakaalala sa hukom dito o pagkakaalala na bawal ito o halal ito, ganun. At yung kasb, pagsasadya. Kung tatlong ito ay present, doon siya talaga maaring managot sa kasalanan na ginawa niya. Alam niya yung hukom at naalala niya na haram yun at naalala niya na yung sa ginagawa niya na yun ay hindi pwedeng gawin sa panahon na yun bilang halimbawa nga sa fasting at yung cost, pagsasadya. Kaya nga, yung anumang nakakain ng tao na hindi niya sinasadya dahil sa nakalimot siya, hindi nakasira ng fasting, inshallah. So merong ayah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Panginoon namin, huwag mo kaming tuusin kung kami ay makalimot o magkamali. So nandito yung nisyan na kabaligtaran ng dikir at yung khata. Nang khata sa pagkakataon na ito ay maaring kabaligtaran ng ilm, kaalaman. Meron kang kaalaman sa hukom, pero maaring hindi mo nalaman na applicable na pala yung hukom na yun sa panahon na yun. Halimbawa, hindi mo nalaman na nagadan na pala ng pajar, kumakain ka pa. So maaring hindi ka masisiraan ng fasting doon kasi hindi mo alam. Kasi hindi mo alam. Yun yung isa rin kahulugan ng jahal. Yung jahal, hindi lang sa kahulugan ng kawalan ng kaalaman sa hukom. Ang jahal ay maaari rin mga hulugan ng kawalan ng kaalaman na applicable ng hukom na yun sa panahon na yun at lugar na yun. Sa panahon na yun at lugar na yun. So nga, hindi masira yung fasting ng tao na hindi niya sinasadyang makakain bilang halimbawa. O kaya nakipagtalik pa rin siya pero hindi niya alam, fajar na pala. Tumigil yung orasan niya, halimbawa, hindi niya alam, fajar na pala. Inshallah, hindi masira yung kanilang fasting. Ganyan din merong hadith, inna Allah tajawaza li ummati al-khata wan-nisyan wa mastukrihu alayh. Dito galing yung tatlo na yon, yung ilmu, wal-dikr, wal-kasb. Si Allah ay nagpapaumanhin sa kanyang mga alipin sa khata. Ito na yung kawalan ng kaalaman, nisyan, kabaligtaran ng dikir,
At yung istikra, yung pamimilit, ito naman yung kabaligtaran ng cost, pagsasadya. So kung halimbawa merong tao, merong Muslim nag-aayuno, pinipilit siya na magputol ng kanyang pag-aayuno, pag hindi siya magputol, halimbawa papatayin siya, puputulin niya yung kanyang pag-aayuno ng kumbaga hindi niya nagugustuhan, inshallah hindi rin mapuputol pa rin yung kanyang pag-aayuno sa pagkakataon na yun, inshallah. Sa isumunod, binanggit isa pang aya, yung aya kanina, Suratul Baqarah, verse 286. Sumunod na aya na dalil dito, illa man ukriha wa kalbuhu mutmainnun bil iman, Suratul Nahal, chapter 16, verse 106. Liban na lang sa pinilit, subalit ang kanyang puso ay matatag sa pananampalataya. Ang sababun nuzul ng aya na ito, may kinalaman ng aya na ito kay Ammar bin Yasir, na nakapagsalita siya laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi pinilit siya ni Abu Jahal at ang iba pang Quraysh. Pero matatag ang kanyang pananampalataya, alhamdulillah. At kayo din sa Suratul Ahzab, verse 5, walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat kulubukum. Wala kayong pananagutan sa anumang nagkamali kayo rito. Subalit may pananagutan kayo sa anumang sinadya ng inyong mga puso. Ibig sabihin, ginawa ninyo ng merong intention. Ginawa ninyo ng merong intention na ibig sabihin naaalala ninyo. Naaalala ninyo o sinasadya ninyo. So yung tatlong aya na ito, doon na naipon yung al-ilmu wal-dhikru wal-qasd na tatlong bagay na dapat ay nasa tao para siya ay magkaroon ng pananagutan. Okay, tatlong kaida ito na mahalaga. Faida nasiya sa'imu fa'akala wa syariba lam yufsad sawmuhu li'annahu nasin walau akara wa syariba wa ya'takid anna syamsa kad garabat wa annal fajra lam yatla lam yufsad sawmuhu li'annahu jahilun. Okay. Kapag nakalimutan daw ng tao na siya ay nag-aayuno at kumain siya at uminom ay hindi masisira ang kanyang pag-aayuno dahil siya ay nakalimot. Okay? Dahil siya ay nakalimot. O kahit pa siya ay makakain at makainom sa pag-aakala na lumubog na ang araw o pag-aakala na hindi pa sumisikat, hindi pa nagsisimula yung fajar, kumakain pa rin siya, nagsasahur pa rin siya, nagadan na pala ng fajar, hindi niya alam, hindi masisira ang kanyang pag-aayuno dahil siya ay jahil. Okay? So yung pagiging jahil nga, katulad yung sinabi ko kanina, hindi lang ito kawalan ng kaalaman sa hukom, ito ay kawalan ng kinalaman o kawalan ng kaalaman na applicable na pala yung hukom sa panahon na yun o sa lugar na yun. Okay? Yun yung isang kahulugan din ng jahal. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, wala na halos dahilan para maging mangmang ang tao sa mga ahkam. Kasi marami ng pagtatanungan. Laganap ng kaalaman, alhamdulillah. Nagpapakamangmang na lang talaga ang mga tao sa panahon ngayon. Gayun din, walaw tamad mada, fadakalal ma'u ila halkihi biduna kasdin lam yufsid sawmahu liannahu gayra mutaamid walaw ihtalama fi nawmihi lam yufsid sawmahu liannahu gayra mukhtar. So gayon din halimbawa sa mga tao na walang kasd, pagsasadya sa kanilang mga nagagawa. Halimbawa, merong nagmumog at pumasok yung tubig sa kanyang lalamunan nang hindi niya sinasadya, hindi masisira ang kanyang pag-aayuno dahil hindi niya naman ito sinasadya. Hindi niya naman ito sinasadya. At gayon din yung tao na nagkaroon ng wet dreams, hindi rin masisira ang kanyang pag-aayuno dahil hindi naman niya ito rin sinasadya. Hindi niya ito sinasadya. Gayra mukhtar, ibig sabihin hindi naman siya ang pumili na magkaroon siya ng ejaculation o paglabas ng punlay o semen. So ang mufattirat ay hinati ng mga scholar sa walo. So dito sa inilista ni Sheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, merong walo na nakakasira ng pag-aayuno. So unang-una yung jima,
yung pakikipagtalik. Wada waka'afi na hari Ramadan min sa'imin, yajibu alayhi as-sawma fa alayhi ma'al-kada'i kaffaratun mugalladatun wahiya itku rakaba fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'in fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan. Ang nakipagtalik sa araw ng Ramadan abang siya ay nag-aayuno, ang ibig sabihin dito yung nag-aayuno lang. Ngayon kung yung traveler nga, katulad na nabanggit ko, yung traveler o yung may sakit, na original hindi naman talaga nagpa-fasting sa araw na yon, eh kung makikipagtalik sila, wala silang kafara kasi originally hindi naman sila nag-aayuno sa araw na yon. Okay? Yung baliw, nakipagtalik. So gayon din, wala silang kafara doon. Kasi ano nga, kumbaga originally hindi naman sila nag-aayuno doon sa araw na yon. Pero yun nga, yung tao na wajib sa kanya ang mag-ayuno sa araw na yon, halimbawa, at nag-aayuno na nga siya. So meron siyang kada, babayaran niya yung araw na yon. Pero yung pagbabayad sa araw na yon, nilinaw ko ito eh. Halimbawa, sa isang araw, 5 beses siya nakipagtalik. 5, 2, 3. Bagong kasal, ganun. Ilan yung kanyang magiging kada at ilan yung kanyang magiging kafara? Sabi ng mga scholar, isa pa rin. Isang bilang ng kada at isang bilang ng kafara. Pero siyempre, sabi nyo, mahiya ka naman. Nakaisa ka na, kumbaga, huwag mo nang ulit-ulitin pa na lalabagin mo yung kabanalan ng Ramadan. Okay? Huwag mo na ulit-ulitin pa na lalabagin mo yung kabanalan ng Ramadan. Ganun. Baga, ang Ramadan kasi, banal ang mga ano nito, yung mga panahon dito. So, pinahalagahan natin ito. Kaya, mabigat din yung, kumbaga yung kafara, yung kabayaran doon sa pakikipagtalik sa araw nito. Yun ang dahilan. Dahil sa kabanalan ng Ramadan. So, babayaran niya yung araw at mabigat ang parusa, kumbaga, ang kafara, mabigat. Pagpapalaya ng alipin at kung wala siyang alipin, pag-aayuno ng 2 buwan na sunod-sunod. Ibig sabihin sunod-sunod, walang putol. Kapag maputol ka, sabi ng mga scholar, back to zero. Ngayon, kung hindi mo kaya, magpapakain ka ng 60 na miskin. Ang pagpapakain dito katulad lang din ng fidya. Katulad ng fidya. Kalahating sa o isa't kalahating kilo ng bigas, kumbaga, sa bawat araw. So dito, times 60. So 90 kilos ng bigas kung ibibigay mo siya sa halaga ng bigas. O hindi halaga ng bigas kasi dapat pagkain ang ibibigay mo eh. So 90 kilos ng bigas. At dito nga nilinaw na natin ito nung nakaraan, mag-aayuno ka talaga ng 2 months. Hindi ito 3 bagay na pagpipilian mo. 3 bagay ito na kung hindi mo kaya yung isa, yung susunod yung gagawin mo. At kapag sinabing hindi mo kayang mag-ayuno ng 2 months, hindi yung tamad ka lang mag-ayuno. Yung talagang mahina yung katawan mo na hindi mo kaya mag-fasting ng 2 months, yun lang ang pinahintulutan na magbayad ng fidya para sa kafara. O it'am pala. Pag it'am, pagpapakain bilang kafara. Yun lang. Pero yung tinatamad ka lang mag-fasting, ayaw mo mag-fasting, kaya magpapakain ka na lang, hindi pwede. Kung malusog ang katawan mo, masigla ang katawan mo, kaya mo mag-fasting, mag-fasting ka. Kasi parang ano ito eh. Yung bang mahanap ka ng palusot para hindi ka magdusa o magbayad sa iyong kapabayaan sa pakikipagtalik sa araw ng Ramadan. So mas dapat sikapin ng tao yung mag-fasting ng 2 buwan ng sunod-sunod. Pangalawa, inzal al-mani, yakdatan bi-istimnai aw mubashara aw takbil aw dam aw nahwa dalik. Yung paglabas ng punlay, sa bukod ba doon sa pakikipagtalik, paglabas ng semen sa pamagitan ng masturbation, which is haram din,
paghawak o paghalik o pagyakap o iba pang mga katulad nito, basta nagkaroon ng paglabas ng semen, ito ay nakasira ng pag-ayon. So semen ang tinutukoy dito habang, at ito'y lumabas na siya ay gising, kumbaga. Gising at sinasadya niya. Doon sa pinag-aralan natin, doon sa Dalilut Talib, halimbawa, ang lumabas sa'yo ay ano lang, yung madi hindi pa siya yung semen. So lumalabas ito kapag nakakaramdam yung tao ng sexual stimulation, hindi pa masisira ang kanyang fasting. Pero masira ang kanyang wudu. Masira ang kanyang wudu. Yung semen ang nakasira ng fasting paglabas nun. Pangatlo, al-aklu wa syurbu sawaun ka na nafian amdaran kadukhan. Ang pagkain at inumin, ito man ay may pakinabang o walang pakinabang o nakakapinsala, katulad ng sigarilyo, ito ay nakakasira ng pag-aayuno. Ang sigarilyo nakakasira ng pag-aayuno kasi umaabot yung usok nito sa lalamunan at maaring aabot pa ito sa, syempre, sa baga, umaabot ito sa baga at sa tiyan, maaring aabot doon. Number four, huknul ibir al-magdiya o al-mugaddiya allati yastagna biha anit ta'ami li'annaha bima'na al-akal wa syurb. Yung panturok na merong sustansya na pwedeng ipampalit sa pagkain, ito'y nakasira ng pag-aayuno dahil ito ay nasa kahulugan na ito ay pagkain at inumin. Katulad ng dextrose, nakasira yun ng pag-aayuno. Fa'ammal ibrul lati latugaddi fala tuftir sawa'u istamalaha fil adalat am fil warid wa sawa'un wujidat ta'muha ta'maha fi halkihi am lam yajidhu. So yung panturok naman na walang sustansya ay hindi nakasira ng pag-aayuno. Ito man ay iturok sa muscles o kahit sa ugat o kahit pamalasahan ito ng tao sa kanyang lalamunan o hindi. Hindi ito nakasira ng pag-aayuno. Halimbawa, yung vaccine, hindi nakasira ng pag-aayuno. Yung insulin, hindi nakasira ng pag-aayuno. Kasi insulin, hindi naman siya pampalit sa pagkain. Yung mga anesthesia, ganun. Kaya pwede ka rin magpabunot ng dugo, magpabunot ng ngipin sa ano. Pero yung pag-donate ng dugo, nakasira. Pero yung pagkuha ng blood sample, konting dugo lang, walang problema. Pero yung pagkuha ng dugo, yung katulad, magiging katulad na siya ng hijama. Magiging katulad na siya ng hijama. Siyempre, ganun din yung sinalinan ng dugo. Kasi sinalinan ng dugo, may pumasok na rin na sustansya sa katawan niya. Ito na nga yun, yung number five. Huknud dam mitlu an yasulilisaim nazifun fayuhkanu bihi damu ta'widan amma nuzif. So, yung pagsasali ng dugo sa tao ay nakasira ng fasting. Actually, kahit yung yung iba pang mga paraan na papasok sa katawan ng tao yung sustansya, yun ay nakasira din ng fasting. Number six, kuruju damal haid wan nifas. So ito nga ay nakakasira ng fasting, syempre yung buwan ng dalaw at yung nifas. Number seven, ikraju dam bil hijama. Ito na nga yung hijama. Wa nahwuha fa amma kuruju dam binafsihi karraaf aw kurujuhu bikal isin wa nahwuhu fala yufatir li annahu laysa hijamatan wala bima'na al hijama. So nakasira ng fasting ang hijama. Pero yung paglabas ng dugo, bawa dugo sa ilong na wala ka lamang ginagawa, hindi mo sinasadya, walang problema. O kaya lumabas ang dugo sa pagbunot ng ngipin, hindi rin ito nakasira ng fasting dahil hindi naman ito hijama. Number eight, al-kay'u intaksudahu fa'inka'a min gayri kasdin lam yufatir. So yung sinasadyang pagsuka ay hindi
Yung sinasadyang pagsuka ay nakakasira ng pag-aayuno, pero yung hindi sinasadya na pagsuka ay hindi nakakasira. Yan, nalito ko. Yung sinasadyang pagsuka nakakasira, at yung hindi sinasadya na pagsuka, hindi nakakasira ng pag-aayuno. Alhamdulillah. So ito yung walo na mufattirat. Alhamdulillah. Na kumbaga yung pinaka-common na mga usapin sa mufattirat. Ngayon yung tinatanong ni Rashid dati yung ano, yung bakur, yung parang insenso, yung usok. Eh huwag mo lang ano yun, huwag mo lang singhutin yung usok. Okay? Pero kung maamoy mo lang siya, walang problema, hindi makasira ng fasting, inshallah. Pero imbawa, yung usok, ando, tinapat mo pa sa ilong mo, sa bunganga mo, sininghot mo lahat, maaring makaapekto na yun sa iyong fasting. Kaya dapat iwasan, inshallah. Kahit yung ano eh, usok ng sasakyan, o yung sobrang pagsinghot ng ano, ng yung niluluto, kahit yung steam ng ano, ng niluluto, sinaing o ano, hindi siya ano, hindi nyo dapat na sinisinghot yun, inshallah. So, dito na lang, tutuloy natin ito bukas, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.